Come on! Kulang pa ng bomba. Oh yan, itago mo lang kasi parang di madumihan. Tapos itulak mo ito. Oh. Babalik tayo. Dito tayo ngayon sa ano? Dito tayo ngayon sa I-29. Ayun, may diferensya ang truck niya. Nadaanan ko eh humihingi ng rescue. Responde. Kasi nag-trouble yata yung sasakyan niya. Kaya naman na bilang kasama natin sa industriya, magpapabili sa akin ng gasolina. Kaya bibilang ko siya ng gasolina. Nag-malfunction yung truck niya eh. Nag-malfunction. Ayun na yung truck natin, papunta tayo doon. Ito, roadblock na to. Hindi ko na to ano, hindi ko na to ano yung guys, hindi ko na i-edit ito. Tulungan natin yung kababayan nating nagka-problema ang truck niya. Ay, bilhan ko siya ng 3 galon na gasolina. Tapos babalik ako rito. Sana makatulong. Okay. Oh. Tara guys, punta tayo, bibili tayo ng gasolina ni kaibigan ha, sundan nyo na lang. Sana mag ipanalangin natin itong truck niya mag workout para hindi na siya matowing. Yes! Dito tayo sa estimat. Malayo pa yun sa ano eh.
pilot on the right. Okay. Off muna tayo. Just off. Save. Patayin muna natin tapos punta tayo sa loob. Gamitan ko na lang siya ng ano. Gamitan ko na lang siya ng card ko kung hindi po pwede yung card na to. Tara guys. Okay, so ito, mga malalaki nilang galon. Ito. Ito. Okay. Text ko nga siya kung hi. Do you also have like the one that you have to put into the tank, like the what do you call just the red one that you have to a smaller one for or gas? Yeah, so there is something like this in here, which is that one. So when you put that one, so in the gas tank because it's Peterbilt, so I have to put some kind of another funnel. Yeah, panel. Yeah, I'm gonna search. Wait. Yeah, this is just a valve, isn't it? What's yeah, what looking for a funnel or like this. Oh, another funnel. He yeah. Wants another funnel. Like oh, this. Just a regular funnel. Oh, yes, okay. Yes. You guys accept here this card here. And also I'm just going to buy all of pill those thing up in the pump 23. Yep. Right here. Because one of my friends, his truck is run out of fuel. There's something wrong with the gauge. You guys okay. Take this? Yep, we sure do. Okay. On all of this, we can pay for it. Okay. Yep. Okay. You got 3 of them, sir. All right. Instead of have you got this? I think settled? they're yeah, just the same. Right. The same. This one I is there any longer with this one? Mm-hmm. That won't be good like not that. For fuel, yeah. That's a little longer though. Yeah. Because this one also has something in there, right? Yeah. How long is this? That is when you put it on. Yeah, in here. Yeah, when you put it on, and this it has to like push back. Oh. So okay. It releases the fuel. When you put it on there, it pushes it back. So it opens it. So like this. Push it like that. Okay. Oh, I get it. So it doesn't fall out. Like it doesn't spill. Okay. You need the funnel? Just this one or that one? This one here. Okay. I'll be right. Yes, please. And pump 23. I was in pump 23, I believe. And I will fill those thing up. Everything in here. Okay. So. There you go. Sorry about that. It's okay. Not that. They're not. Close it. And then just. Oh. Main and then that one twice. And then this one. So I have this. You take this? Yeah. Okay, sure, please. You do you pay for that fuel card? Yes, ma'am. Okay, 1 second. And I have to take prepare all of them in there. Scan the reward. Reward card, yep. There you go. And then you go ahead and slide your fuel card. I can help you. Like this? Yeah. It's going to ask if you want to round up the nearest dollar. Host system problem.
Oh, it declined it? Is it additives or parts? Part. Insert or slide? Try it again. You want to switch? No. Okay. Okay. Pull it, will work now. No, it still says add parked. Define. So how about the fuel? So I pay this one in difference. Yeah, I'm not sure. I'm just getting a thing that says OLA host system problem. Products declined. We discard probably. I have to pay that in my card here, and then only the fuel I have to buy with this card. That might be it. Yeah. Okay, I will be paying this for the card. Okay. You wanna do it again or? So corporate card. $1. No, it's my own personal card. Personal card. Yeah. Okay. So you switch. Other 10. Other 10. Yes, okay. Go ahead and try it. Thank you. Good one. Barely. Yeah, so that one is approved, and this one is, if you would mind activating pump 23. Yeah. Okay, it's asking for a signature. Okay, these are good. Here's your receipt for the those game. Actually, I have to give it to my friend because so that he will pay it back. Yeah, for sure. And also, it's already activated? That's this, and I'll activate your fuel. Oh, okay, fuel, yeah. You said 21, right? 23, I think, 23. Yes, 23. Turk Enterprise. Okay, do you want your reward scan now? Yes, sir. Okay, go ahead and scan. Okay, and now you can run that corporate card. Hello. Unit truck number? Just 2098. 2098. Yes. We're both over here. You good to go? Yes, sir. I'm just gonna come back here for the receipt, eh? Yeah. Yeah. Okay. So that's a lot of it. Okay. Thank you. Alright, guys. Punuin natin to. Dito kayo lalagay yung iba dun sa loob. Diesel pump, ito ba yung main pump? Doon yata sa kabila yung pinaka main.
Okay. Go. Okay. Oh. Sabay kunin natin yung resibo. Iba naman ito. Malfunction na lahat. Siksik, paniksik muna natin lahat to. Resibo. Hi. Sorry, I had a thing in my ear. What was your tractor number? Okay, company? Subali 98.68 dito. Para dun sa galon. Can I get the receipt, ma'am? Okay. Two receipt. Okay, one second. Two transaction, yes. Go ahead. At 23. Yes. 23? Yes. I'm 23, okay. Yeah, it's two transaction. Turk Enterprises? Yes, ma'am. Okay. Because I come back twice, right? So there's another one. Yeah. Because they want that. So that they will... So that there's, I get paid. Thank you. No, that's only for 23. What is the other pump? 2098, the other one. And the other one is 2098. The same thing? These are the same. Okay, so give me another one for the first one. This is the last one. Pump 23? Yes. Okay, yeah, you're right. The other one is... 3504. Okay, yeah. Okay. Thank you. Just one. Oh, you only want one? Yeah, only one. Have a good one. Thank you. Yeah. Okay, so mayroon tayo dito ng ano. Yung isa 5 gallon kasi bumalik tayo yung pangalawa. Gallon almost 10. 10 gallon 'yan lang ang pumasok eh. Haba. Let's go para makaalis na rin tayo. Ganun tayo, ikot lang tayong ganun. Diyos, off muna, save. Meron tayong ano rito, yung
yata. Ito ang gagamitin kong ano. Para mahawakan natin maigi. Makapal kasi yung mga gloves eh. Sa kabila! Oh yan, itago mo lang kasi parang dinudumi yan. Tapos, itulak mo ito. Oh. Ganyan yan, buksan mo yung iba. Oh. Yan. Kung makikita mo naman kung may nalaglag na sa ilalim eh. Kung may nalaglag sa ilalim, pagkano ipaayos mo na kasi ang gauge ng gasolina mo. Come on! Kulang pa ng bomba. Kulang pa ng bomba pare. Baka 50 bomba kasi. Pagtyagan mo. Kasi pag hindi mo pagtyagan ito pare eh. Pagtyagaan lang ito, pagtyagaan. Ako nga mag-start. Alam mo, sa akin pala. Start natin. Wala na. Alright you guys, ayan. Pinutol ko na yung video. Isang kababayan natin na owner operator yon, nadaanan ko. Bali, nag-malfunction yung truck niya kasi napabayaan niyang hindi magpagasolina.
Hindi ko maintindihan, no, guys. Bakit ikaw, sa dinami-dami ng madadaanan mong gasolinaan, hindi ka magpagasolina? Yun ang sinasabi ko sa kanya, tinatanong ko. Ang sabi niya sa akin, inaamin daw niya, katanghan daw niya yun, katanghan daw niya. Wow! Hinayaan niyang hindi magpagasolina kasi hinahabol niya yung susunod na gasolinaan, 5 miles away na lang kasi kalayo yun. Ang dami yung madadaan ng gasolinahan actually, mula dun sa Winnipeg all the way to Flying G Fargo. Pero siguro dahil tiwalang-tiwala siya sa sarili niya na aabot yung truck niya hanggang sa gasolinahan, kaya yun ang nangyari. Siyempre, nadaanan natin, kaibigan natin, kakilala natin. First of all guys, hindi ako magbabanggit ng company, wala kayong nakita. Wala rin kayong narinig na conversation namin kasi inedit ko, inalis ko yung conversation, yung salita niya. Kasi nakiusap siya na kung maaari lang sana, wag ko na lang daw isama yung truck at saka yung pag-uusap namin kasi baka daw pagtawanan siya dahil sa katangahan niya. Yun ang sinabi niya sa akin. Alam ko kung mapanood niya ito, yun. Pero walang makakalam kung sino ka. Ayan. But anyway, at least kahit papaano, nakausap na siya kasi kausap ko siya kanina, tinawagan ko kung kumusta ang status. So bali, continue pa rin siya sa pag-pump, no, guys, ng kanyang truck para sa ganun umakyat yung gasolina o kaya makasipsip yung gasolina mula sa tanke, papunta doon sa fuel line, papunta sa makina. So, since naubusan na ng gasolina yon, ang nangyari sa fuel line guys, nag-build up ng hangin. So, kahit anong pump mo yon, hindi dadalo yung gasolina kasi may hangin na. So, hindi siya mag-bleed out. Ang tawag doon is bleeding out. Kapag yung pre-nime mo yung truck. So, napagod na daw siya, sabi niya. Kaya ang ginawa niya, tumawag siya ng rescue, sabi niya sa akin, pinasukan daw ng parang hose somewhere doon sa linya. Binugan ng hangin para makalabas yung na-build up na na hangin at saka siguro may mga dumi na rin na build up doon kasi na-drain nga siyempre yung tanki natin. Iniingatan mo huwag madumihan yan pero hindi mo talaga 100% walang may lalagay o malalaglag na dumihan kaya siguro dahil sa drain, nakasipsip yung hose papunta na sa mga linya kaya yun isa pang nag-cause ng clogging. Ayan. So sabi niya, saglit lang, sabi niya, binugahan lang ng hangin tapos pre-name ng konti, in-start, umandar na daw yung truck niya. Yes! Ayan naman, sabi niya sa akin, okay na. Kaya sabi ko, di mabuti at makausad ka na. Sabi ko. Ito ngayon, tapos na ako mag-drive, nandito na ako sa didelivery ko, kaya naman, ayan guys, para sa mga para sa mga kasamaan nating owner operator dyan, huwag kayong magtitiwala sa truck ninyo. Kapag makita nyong mababa na, mag-retap na kayo, mag-fuel na kayo. Kasi ang pag-gasolinahan, hindi kasi pare-parehas ang presyo ng diesel guys sa dito sa Canada at Amerika. Bawat province kasi magkakaibang presyo. Minsan may mga mura dun sa susunod na province. Kaya ang ginagawa natin kapag pag-gasolina tayo dito sa mahal na pag-gasolinahan, mag-tap lang muna tayo dyan. And then sa susunod na pag-gasolinahan, dun na tayo mag-full tank. Kasi everyday yung company natin nagsisend siya ng fuel price everyday para malaman mo kung saan yung mura, yung mga ruta na madadaanan mo doon ka magpagasolina kung saan siya mura. Yes! Ayan. Inuulit ko guys, wala akong binanggit na pangalan, wala akong ipinakitang pangalan ng company at wala kayong narinig na conversation ng tao na kasamaan natin or kausap ko.
Inalis ko lahat yon. Ayan guys, no? Sana huwag kayo mag-isip kung sino yun. Baka mamaya kasi mag-isip kayo at magtanong-tanong kayo, sana huwag na. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung kapag owner-operator tayo, imbis na makatipid tayo, lalo tayo maperwisyo. Katulad nun, siyempre nagbayad din siya ng risk yun nun. Yun ang nangyari sa kanya. Dahil daw sa kanyang katangahan. Well, nangyayari talaga yan. Charge na lang sa experience niyang yan. Yes! But anyway, nakasit up na yung aking ano dito. Mag-bot-bot ako konti. Kaya magpapahinga lang ako sandali at lalarga na ako sa pag-exercise. Wow! So once again guys, thank you for watching. It's Lakay Tracker here. Peace up! Bye-bye! Lakay Pinoy Tracker.